Philkotse, ba? Philkotse na. Pwera na lang kung talagang bato ang puso ninyo, sigurado akong iniindan nyo ang nakakabaliw at nakakaiyak na pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel, LPG at iba pang produktong petrolyo. At kung may sasakyan kayong ginagamit ngayon, sigurado rin akong nag-iisip na kayo kung magpapalit na lang ba ng mode of transport para makatipid. Kasama sa options meron tayo ay ang de-abot, as in pag-abot ng bayad kay manong driver bilang parte ng pagko-commute. Pwede nyo rin gayahin si Tito Stan tuwing nilalabas niya ang kanyang magarang VTEC. Hindi nga lang Honda, kundi vitikleta o yung tinatawag nating depadjak. However, if you've caught up with recent developments in the auto industry, alam nyo nang may pangatlong option, ang dekuryente. In short, electric and electrified vehicles. Hello car fans, this is Joseph and welcome to Explain Like I'm 5. And today we talk about vehicle electrification. Oh, like nyo muna itong video namin, subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to receive the latest updates. Silipin nyo na rin ang aming Philkotse car guide by clicking the link at the description below para updated kayo sa full specs, latest pricing at news. Sino ba kasing big brain ang nakaisip na gamitin ang kuryente para paandarin ang auto? The idea came from a Hungarian named Anyo Shedlik during the 19th century. Hindi siguro kayo magugulat kung sasabihin kong isa siyang inventor, engineer, at physicist. But believe it or not, Anyo Shedlik was also a Benedictine priest. Naimbento niya ang unang electromotor sa mundo noong 1828 at gumawa siya ng maliit na model car para mapatakbo nito. Likely because of his priestly vocation, Anyo Shedlik did not report his invention until decades later. Nasa Museum of Applied Arts na daw sa Budapest ang electric motor na inimbento niya. At ang sabi, gumagana pa rin daw ito hanggang ngayon. If Father Shedlik only had a small electric model car, the first human-carrying electric vehicle with an onboard power source was tested by French inventor Gustave Trouvé in 1881. This was achieved by fitting an improved version of a Siemens dynamo to a James Starley tricycle. Halos magkasabay ang pagpasok ng electric at gasoline-powered vehicles sa merkado. Pero kahit noon pa lang, obvious na ang advantages ng EVs tulad ng quietness, being easy to drive, and no emissions. Mahirap kasing magpalit ng gear sa combustion vehicles noon bukod sa maingay, mausok, at kailangang i-start gamit ang hand crank. As people gained more access to electricity in the 1910s, EVs became easier to recharge. Kahit nga si Ferdinand Porsche, nakaimbento ng world's first hybrid electric vehicle. Kaya lang kasi ang mga EV noon malalaki at maburloloy dahil target market na mga yan yung mga nasa upper class. Mamahalin ang mga materyales na ginamit sa interiors. Alam nyo bang naging popular ang EVs noon bilang luxury cars ng mga babae? Kaya malamang nagdala yan ng stigma sa mga kalalakihan. With the discovery of Texas crude oil, gasoline became cheap and readily available for those living in rural areas compared to electricity, which was hardly accessible to those outside the city at the time. By 1935, EVs practically disappeared until soaring fuel prices and gasoline shortages starting in the late 1960s revived an interest in electric propulsion. Mapunta tayo sa kasalukuyan kung saan maraming options na ang pwedeng pagpilian pagdating sa mga dekuryenteng sasakyan. Merong full electric, may hybrid, may plug-in hybrid, at may mild hybrid pa. Lahat sila gumagamit ng electric motor at battery. Pero ano-ano nga ba ang kaibahan ng mga yan? Let's start with full electric vehicles, which are also called battery electric vehicles or BEVs. These are powered exclusively by electric motors that get power from an onboard battery. Alam nyo naman, kahit malaki ang capacity ng baterya, limitado pa rin ito at eventually nauubos. So kailangang i-recharge ito periodically by plugging the vehicle into a charging station or a wall outlet at home.
Take note, may slow and fast charging using alternating current or AC power. At meron ding rapid charging using direct current or DC power. Iba-iba rin ang connectors niyan tulad ng Type 1, Type 2, CHAdeMO at CCS or Combined Charging System bukod pa sa supercharger protocol na exclusive sa Tesla. For that reason, may mga adapters na magagamit para maging compatible ang isang EV with a given charging outlet. Some examples of BEVs are the Nissan Leaf, the BMW i-Series, and all models sold by Tesla. Then there are also the hybrid vehicles or HEVs, also known as full hybrids, so-called because they rely on both combustion engines and electric motors to make the vehicle move. Kadalasan ang hybrids ay umaasa mainly sa makina para tumakbo, habang nakaalalay naman ang electric motor to provide either increased efficiency or enhanced performance. Ang pag-charge ng baterya, either through the combustion engine serving as a generator or via regenerative braking, kung saan binabawi ang init na nanggagaling sa pagpreno at kino-convert into electricity for storage. Because HEVs still burn fuel, emissions are unavoidable. But these are lower than standard combustion vehicles with no electric assist, partly because they use smaller combustion engines than their non-electrified counterparts. May tatlong klase ng HEVs. One is the parallel hybrid, kung saan pwedeng sabay or magsalita ng combustion engine at electric motor sa pagpapatakbo ng sasakyan, since they are both connected to the drive wheels. Kasama na dito ang Honda Insight at Chevrolet Malibu. Yung pangalawang klase is the series hybrid. Dito, solo lang ng electric motor ang pagpapatakbo sa drive wheels. Ang combustion engine, nagsisilbing generator or range extender na nagre-recharge sa battery para kuhanan ng electric motor ng kuryente. Kapareho ito ng concept sa isang diesel-electric locomotive kung saan yung diesel engine ay nagsisilbing generator para sa electric motors na nagpapaandar sa tren. Because the engine in a series hybrid is not connected in any way to the drive wheels, malaya yung nakakaandar at its most efficient speed. This makes them perfect for driving in urban environments that are notorious for stop-and-go traffic. At dahil laging efficient ang takbo ng makina, mababawasan ang fuel consumption at emissions. The Chevrolet Volt and BMW i3 are examples of a series hybrid, along with the Nissan Kicks e-Power. Meron ding tinatawag na power split or series parallel hybrids na kombinasyon ng dalawang ito. Mas efficient pa nga overall. Yun nga lang, mas mahal din kumpara sa either pure parallel or pure series hybrid. The Toyota Prius is the most well-known example of this type, and Toyota's hybrid technology eventually found its way to other models such as the Camry, Corolla Altis, and RAV4. Pero hindi lahat ng hybrids ay may sariling kakayahan para matop up ang baterya. Meron sa kanila na mala-EV ang galawan, in the sense na kailangang isaksak sa outlet para makapag-recharge. These are what you call plug-in hybrid electric vehicles or PHEVs, needing an external electric power source. Kadalasan, mas malaki ang baterya ng PHEVs kumpara sa standard na hybrid vehicle, which means mas malayo ang mararating ng mga yan. Plus, in the event that the battery runs low, PHEVs can switch to combustion power for even longer range. Some examples of these vehicles include the Mitsubishi Outlander PHEV and the Chery Tiggo 8 Pro PHEV. Kahit ang Toyota Prius na full hybrid kung tutuusin, meron ding PHEV version. May nauuso ngayong panibagong klase ng hybrid vehicle, ang tinatawag na mild hybrid or MHEV. Halos pareho ito sa isang full hybrid setup dahil andyan pa rin ang combustion engine at electric motor, both set up in a parallel configuration. Ang kaibahan lang, mas maliit ang output ng baterya ng MHEV, mga 48 volts, kaya walang electric-only motor propulsion.
In conditions such as coasting, braking, or full stop, pwedeng mag-takeover pansamantala ang electric motor habang nakapatay ang combustion engine using stop-start technology para mas tipid sa gasolina. The Geely Escara and Okavango, as well as the Mazda CX-30, are just some of the models sold here locally that use a mild hybrid system. But wait, there's more! Below mild hybrids are those that are referred to as micro-hybrids. Similar to mild hybrids, meron din silang stop-start technology and regenerative braking, while also sharing the lack of an electric-only mode. But they use a smaller capacity 12-volt battery to power the electric motor, which is also called the Integrated Starter Generator or ISG. Sa isang standard na auto, ang 12-volt battery ay nagsusupply ng kuryente para sa electrical needs ng sasakyan, habang yung alternator ang nagcha-charge sa baterya para hindi madiskarga. But this alone can consume up to 10% of the power generated by the engine, which leads to a higher fuel consumption. In a micro-hybrid, pwede pa rin mag-power ng electrical features ang baterya at hindi kailangang mag-draw ng power ang alternator mula sa makina. I-charge na lang ng engine ang battery when it's at its most efficient state o sa pamamagitan ng regenerative braking. The upcoming Suzuki Ertiga Hybrid is one example of a micro-hybrid vehicle. Hilo na ba kayo? Kasi meron pa akong babanggitin. Dito naman tayo sa tinatawag na fuel cell electric vehicle or FCEV. Gumagamit ng hydrogen fuel cells kasama ang isang maliit na baterya o supercapacitor para paandarin ang onboard electric motor. Halos lahat ng FCEVs ay considered zero emissions vehicles dahil ang lumalabas lang sa tambucho ay init at tubig. Kasama sa classification na ito ang Toyota Mirai, Hyundai Nexo, at ang previous generations ng Honda Clarity. Lastly, there are also solar electric vehicles. These use solar panels on the roof that contain photovoltaic cells to capture solar energy for conversion to electric energy, which will be used not just for propulsion but also communications and other auxiliary functions. Usually, ginagamit ang solar electric vehicles para sa mga karera, although the first mass-produced versions for public use are expected to come out this year in 2023 from various companies such as Aptera Motors of the US and Sono Motors of Germany. Dahil nga paakyat pa rin ang presyo ng petroleum products at mukhang malabo nang bumalik sa dati, napapaisip na ang karamihan sa atin na kumuha ng electrified vehicles na ito. Kung full EVs ang pag-uusapan, medyo may kamahalan ang presyo. Mainly dahil ang mga bateryang gamit ay gawa sa minerals tulad ng lithium, cobalt, at nickel. Mataas na nga ang demand ng mga ito, pahirapan pa dahil miminahin sa lupa, kaya malaki ang production costs. Of course, alternative naman natin ang mga hybrid vehicles, lalo na patalbugan ng automakers pagdating sa capacity, charging time, range, at efficiency. Dahil saksaka na talaga ang sakit sa bulsa ng petrolyo, sa tingin nyo ba, solusyon na dyan yung mga sasakyang gumagamit ng saksakan? How about the other kinds of electric vehicles that we mentioned today? Share nyo naman sa amin ang nasa isip nyo. This has been Joseph for today's episode of Explain Like I'm 5. Thanks for supporting Philkotse, and kita tayo sa next video. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!